Ikukwento ko ho sa inyo ang nangyari sa aming baryo o barangay noong mga 20 taong gulang ako. Dito sa isang probinsya ng Iloilo. Ito ay tungkol sa mga pangayaw o dayo sa Tagalog. Pangayaw ang tawag namin sa mga taong bagong lipat o galing pa sa ibang lugar at tumira sa lugar namin. Itong karanasan ko na ito ay nangyari taong 1989. Pero bago ko simulan ang kwento, ako po pala si Janet. Kamusta kayo? Taong 1989, tumatambay kami sa harap ng bahay kasama si Lola Isa at ang kapatid kong lalaki ni si Kuya Intoy nang may dumaan sa harap ng bahay namin. Mga pangayaw. Kami kapag may pangayaw ay nagtatanong talaga. Sabi ni Lola sa kanila, "San kayo pupunta?" Sagot naman ng isang matandang babae na kaedad din ni Lola, "Diyan lang sa dulo. Dito na kami titira simula ngayon. Etong anak ko, gustong lumipat dito kaya binili niya ang lupa doon." Sagot naman ni Lola, "May bagong kapitbahay na naman kami dito. Ako si Isa. Dalawa lang kayo?" Sagot ng matanda, "Oo, dalawa lang kami. Malayo kasi ang ilang mga anak ko sa akin. Ito ang natira." Sabay tawang matanda. Lumipas sa mga araw ay wala namang problema sa kanila. Araw-araw na papadaan ang matandang babae sa harap ng bahay namin. Minsan, humihingi pa siya kay Lola ng ilang mga dahon ng malunggay. Minsan gulay. May mga huring-huring din sa lugar namin na simula noong lumipat ang mga pangayaw sa lugar namin. May mga kakaibang nangyayari daw. Minsan, may mga nagpaparamdam tuwing gabi. At minsan yung mga aso ay umuungol na parang may nakikita. Totoo naman talaga, kasi noong wala pa sila noon, yung mga aso ay tumatahol din naman tuwing gabi, ngunit humihinto din naman kaagad. At simula noong may mga pangayaw na sa lugar namin, mas lumala ang mga ungol at tahol na mga aso tuwing gabi. Malalaman at mararamdaman mo talaga kapag narinig mo ang mga tahulan ng aso kung mayroon silang nakikita. Patagal ng patagal, unti-unti na kaming nakakarinig ng mga kwento sa kapitbahay naming malapit lang sa bahay ng mga pangayaw. Isang araw, napadaan ng bahay si Aling Rusing at humingi kay Lola ng dahon ng mga malunggay. Si Aling Rusing ay ang pinakamalapit sa bahay ng mga pangayaw. Nagkuwento si Aling Rusing sa amin ni Lola tungkol sa mga naririnig niya at mga nararamdaman sa bahay ng mga pangayaw. Sabi ni Aling Rusing kay Lola, "Alam mo, tuwing gabi, may naririnig kami ng anak ko na parang aso na nagagalit sa bahay nila. Yun bang aso na parang kakagatin ka?" Sagot naman ni Lola, "Hala, sigurado ka. Itong mga nakaraang linggo ay parang kakaiba talaga ang mga inaasal ng mga aso. At sa tuwing dadaan dito ang mga pangayaw, tumatahol din yung aso namin. Sila ang tinatahol." Sagot naman ni Aling Rusing, "Kung makakauwi lang sana dito si Berting, malalaman niya kung ano talagang misteryong bumabalot sa kanila. At sana hindi magkatotoo ang iniisip ko. Marami pa namang mga sanggol dito ngayon, di ba?" Mabagsik at magaling yung si Mang Berting sa panggagamot. Hanggang sa dumating ang isang hapon, kami ni na Lola ay tumambay sa harap ng bahay namin at si Lola ay nagwawalis ng mga dahon para pagpatak ng alas 6, sisindihan niya ito.
gaya ng nakaugalian ng karamihan sa ating mga Pilipino. Maya-maya lang, dumating ang pangayaw na matanda. Sabi niya kay Lola, "Isa, mayroon ka pa bang malunggay dyan?" Sagot ni Lola, "Sus, marami dito. Halika, pumasok ka sa bahay at kumuha ka." Pinapasok ni Lola yung pangayaw na matanda at kumuha siya ng mga daon ng malunggay. Kami ni na Lola at ng kapatid kong lalaki ay nagtinginan. At tamang-tama na may hawak si Lolang walis. Mautak talaga si Lola noong sandaling iyon. Ang ginawa niya, dumiskarte si Lola at sabi niya, "Mukhang hindi mo yata abot ha. Teka, tulungan kita." Sabi ni Lola sabay baliktad ng walis at iniligay ito sa gilid ng pintuan ng bakura namin. Pumunta si Lola sa matandang pangayaw at tinulungan niya itong sukbitin ng ilan sa mga dahon ng malunggay. Sabi ng matandang pangayaw, "Naku Isa, huwag na. Kaya ko na to. Ako nang bahala dito." Pagkatapos nilang manguha ng mga malunggay, sabi ng matandang pangayaw, "Maraming salamat Isa. Sige, alis na ako. Buti at marami kang pananim dito." Sabay bukas ng pinto ng bakuran at umalis. At noong malayo na sa amin ang matanda, sabi ni Lola, "Parang wala lang sa kanya ang pagbaliktad ko ng walis tingting ha. Hindi yata siya aswang. Kung aswang man siya, siguradong hindi siya makakalabas dito kapag hindi ko pa naalis ang walis tingting." Sagot ko naman, "Lola, si Mang Berting oh." Lumingon si Lola sa labas ng bakuran. At si Mang Berting ay napadaan doon. Pinuntahan ni Lola si Mang Berting at tinawag at nag-usap silang dalawa. At noong nakaalis na si Mang Berting, sabi ni Lola, naparito daw siya kasi yung kalapit bahay ng mga pangayaw na may sanggol ay ilang gabi na daw na ginagambala. Kaya tinawag nila si Mang Berting. Noong sumapit ng gabi, napagdesisyonan namin ni na Lola na kumain sa labas ng bahay kasi maaliwalas at malamig sa labas ng bahay. Kumain kaming tatlo ni na kuya at lola noong sandaling iyon. Kasi kadalasan, yung hapunan namin ay alas 9 ng gabi. Maya-maya lang, tumahol at umungol ang lahat ng aso sa paligid namin. Sobrang nakakatakot noong sandaling iyon. Pati yung aso namin ay tumatahol at umuungol sa direksyon na kung saan papunta sa bahay ng mga pangayaw. Nakita namin sa harap mismo ng bahay namin na may nagtatakbuhan. Yun pala, si Tita Mercy ang tumatakbo habang bitbit nito ang kanyang sanggol. Sumusunod naman sa kanyang asawa at ang kapatid nito. Sumisigaw sila ng salitang aswang. Napahinto sila sa harap ng bakuran at pilit na sinasabing buksan daw sila. Dali-dali kong binuksan ang pinto ng bakuran at pumasok silang lahat sa bahay. Kinuwento ni Tita Mercy ang nangyari sa kanila at sabi niya, "Nakita ko talaga. Mahaba talaga ang dila niya habang tumatayo sa gilid ng sanggol ko." Sabi ni Tita Mercy habang nagpapanik. Sobrang pangit daw ng itsura ng aswang na pumasok sa bahay nila. Yung buhok daw ay buhaghag na naglalaway ito habang nakatitig sa sanggol niya. Nanginginig ang boses ni Tita Mercy habang nagsasalita. Inutusan ni Tita Mercy ang asawa at yung kapatid kong lalaki na tawagin si Mang Berting. Nang dahil nababahala ito na baka pinalitan daw ang kanyang sanggol ng ibang bagay, kaya mas mabuting makasigurado. Noong dumating si Mang Berting,
Sabi niya, bagong yang gawang umatake sa sanggol mo, mabuti at nakita mo siya. Kung hindi, siguro wala na ang sanggol mo. Sagot naman ni Tita Mercy, oo Mang Berting, nakatulog na kami ng asawa ko. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakagising ako. Kasi sobrang init at doon ko siya nakita. Dali-dali din naman siyang umalis kagad. Sagot naman ni Mang Berting, kadalasan yung mga bagong yang gawa ay walang pinipili. Kung gustuin man niyang kunin ang anak mo, nakuha na niya. Kaso malakas na uri siguro ang pag-aswang niya. Kaya nakontrol na ito. At may sasabihin pa ako sa inyo. Yung dalawang pangayaw, isa sa kanila ay aswang. Bagong yanggaw. Yung isang babae ay ang aswang. Hindi yung matanda. Sabi ni Mang Berting, kaya pala nakaalis ng bahay noon yung matanda. Noong natapos siyang manguha ng malungkay kahit na may walis tingting sa pinto. Tinignan ni Mang Berting ang anak ni Tita Mercy na sanggol. Wala naman itong problema at hindi naman pinalitan. Ayon pa kay Mang Berting, yung matandang babae ay marunong ding gumamot katulad ko. May mga kilala akong naging aswang at nagamot ko. Sabi nila, yung amoy ng sanggol para sa kanila ay parang langka o mangka na bagong hiwa. Meron din nagsabi sa akin na parang bulaklak daw ang amoy ng sanggol para sa kanila. Kung hindi pa sila umalis dito, maraming mapiperwisyo ng mga sanggol. Sabi ni Mang Berting sa amin, ang ginawa ni Mang Berting noong gabing iyon ay pinuntahan ang bahay ng mga pangayaw. Kakausapin daw niya na kilala na sila sa buong baryo at kung gusto nilang walang gulo, umalis na lang sila doon. At noong nakabalik na si Mang Berting sa bahay namin, ang sabi sa kanya ng matanda, kaya daw palipat-lipat sila nang dahil sa lahi nilang aswang. Marami na daw silang lupang nabili at aalis daw sila sa lugar namin. Nalulungkot ako para sa dalawang pangayaw kahit na aswang sila. Ngunit kinakailangan talaga kasi para iyon sa ikabubuti ng mga sanggol. Kasi ang pagiging aswang daw ay walang pinipiling panahon. Talagang makakasira ito sa kapwa. Kaya kinaumagahan, umalis talagang dalawang pangayaw. Nagpaalam pang matandang babae kay Lola. Mabait naman po ang matandang babae. Nakakalungkot ho pero kinakailangan. At siguro, nakalipat na sila sa lugar na walang masyadong tao. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Janet, ng Iloilo.